What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. May mainit na pinag-uusapan sa mansyon kagabi patungkol sa tanong, meron pa daw bang sa likod ni Alpamonyo? Para sa akin, kung hindi man sa likod, kasi ibig sabihin, ang intindi ko dyan sa tanong na yan, yung parang meron pang mas mataas na tao na kumokontrol kay Alpha Romeo. Maaring ganon yung tanong dyan. Kaya, kung si Alpha Romeo na kinokontrol siya, ang akin dyan ay sariling lakad ni Alpha Romeo yan. Pero, para sa akin, meron mas malaking tao nasa likod ng mga kaso ni Aidon. Yun ang aking hinala dyan. Talagang may nagmamanipula. Dahil ang tagal na tayong pinatatahimik. Dalawang taon nang mahigit na tayo ay pinapatahimik. Anong nangyari? May nangyari ba sa kaso ni Idol? Para sa akin, kung tayo ay mananahimik, sino ang makikinabang? Yung mga kalaban ni Idol. Dahil gusto ngang patahimikin si Idol. Yun po yun. Kasi kung magwawalang kibo na lang po tayo, walang boses si Idol. Kasi nasa loob siya eh. Tayo pong mga vloggers, defenders na dapat ay kung maari nga. Ito yung aking opinion lang ha. Kung maari nga ang mga supporters ni Idol, yung talagang nagsusuporta ay mag-rally na. Pwede nang mag-rally dahil open na nga. Para makalampag naman yung hudikatura na minamanipula kung sino man ang nagmamanipula dyan sa hudikatura na yan. At sabi nga, meron nga tayong nakita sa news nga na yung kalaban ni Idol na lantad na kalaban niya, yung nagkaso sa kanya sa NBI, ha, nagkaroon na ng kaso na involved sa 50 million. O, anong ginawa? Inalis nga sa pwesto sa cybercrime pero inilipat naman. At assistant director din ang kanyang posisyon. O, di ibig sabihin talagang malakas. Malakas ang kalaban ni Idol. Na meron mas malakas na tao sa likod ng mga pangyayari. Mga nangyayari kay Idol ay meron pang mas mataas na tao dyan. Yun ang aking opinion dyan. Kaya, yun nga, yung sinasabi natin na meron tayong big revelation na hindi ko pa binabanggit kung ano yung big revelation na yan na hindi ko basta-basta pwedeng sabihin sa inyo. Pero, sabi ko nga, may nag-comment na noon. Kumbaga, yung papyaw na comment, hindi man tinumbok, pero nalalapit na doon sa kagustuhan ng mga nagmamanipula sa kaso ni Idol. Yun po yun. Kaya ito, pakinggan natin ang talakayan nila sa mansyon patungkol sa tanong na yan. Ito ah, sabi mo, hindi ka lang niniwala na mayroong tao behind Alpha Romeo, di ba? Yeah. Ako, ang son ko, may naniniwala. Ano kaya, magpa-press one, presto ka kaya dyan? Kung presto naniwala sila, presto hindi. Malaman natin kung anong pulso okay ng mga viewers natin, di ba? Okay. Nawala tikunan ko, ang, ah. Ang question, sino ang naniniwala na mayroong pang tao sa likod ni Alpha Romeo na nagpaplano ng lahat? Press 1 kung kayo naniniwala. Press 2 kung hindi.
Presto, kung naniniwala kayo na siya lang at sila-sila lang ang ayun na nga, yung sabi ko, para sa akin, kung sa grupo ni Alpha Munyo, para sa akin, parang si Alpha Munyo nang nasa yung grupo na yan. Pero meron, may hinala ako na meron talagang napakalaking tao na nagmamanipula sa kaso ni Idol. Yun ang aking ano dyan. Pero yung grupo ni Alpha, sila-sila na yan. Sina Alpha na lang. Yun ang alam ko dyan. Kaya dito, umpisan natin dito para maganda yung usapan na yan. Dito maganda na ang usapan at may magre-reaction pa tayo dito. Dito sa comment ni Mamerto, merong comment si Mamerto dito eh. Sabi ni President Mamerto about the status of the case, any ay updated naman tayo lahat siguro kapag nag-attend tayo sa Zoom meeting. So, case on progress na po. Kaya iwasan na lang muna i-topic dito. Banata na lang natin ng mga animal na basher. Sabi ni Ma'am Tins BBC, the thing kasi sa Kikay is that we say our opinion here, i-content na naman ng mga basher. Gusto ko po ang opinion mo. Kung sabi ni President Mamerto. Ayan, dito tayo sa may yung kay President Mamerto. Mag-comment tayo dyan. Sabi niya, wag na daw nating about sa status ng case ay updated naman. Yun, yung updated, yung mga nakaka-attend sa Zoom. Paano naman po yung mga solid supporter na hindi nakaka-attend? Eh, nakaka-attend sa Zoom. 50 hanggang 80 ang nakaka-attend. Hindi ibig sabihin, mas marami ang hindi updated. Para mga supporter, parang at least meron din silang hint sa nangyayari. At ito'y aking opinion lang. Dapat, kasi 2 years na tayong pinapatahimik, mahigit 2 years na. Umiyak pa nga yan si ano, si yung ate ni Idol, yung ate-atehan niyang ano pala, Peke. Yung ano nga ba pangalan nun? MCM, umiyak pa yan para patigilin na wag na raw itapik ang kaso. May nangyari po ba? 2 taon tayong tumahimik. Alam niyo po ba ang aking opinion dyan? Kung tayo itatahimik, walang boses si Idol eh. Kawawa naman po. Dahil kung tatahimik tayo, ang makikinabang dyan, yung mga kalaban ni Idol, dahil gusto nga siyang patahimikin eh. Di magtagumpay, magtatagumpay yung nagmamanipula na hindi alam. Dapat malaman ng tao kung ano ang ginagawa sa kaso ni Idol. Dapat nga, dahil siya ay isang pandemic hero, Good Samaritan, dapat trial in public yan para kumbaga ay transparent. Hindi manipulasyon. Dahil kung tatahimik lang tayo, nagagawa nila yung gusto nilang gawin sa kaso ni Idol. Yun lang ang akin dyan. Dapat pa nga ay mag-rally na nga para makalampag na yung sistema ng hudikatura natin na talagang kawawa. Maraming paglabag. Hindi nabigyan ng mga political ano ba 'yon tawag nito, hindi naman sa bakit hindi naman politiko si Idol, hindi na ibigay yung kanyang human rights o anong klaseng right ni Idol ay ipinagkait sa kanya. Yung una pa nga lang eh illegal detention na siya dahil tinaniman ng tinaniman eh. Kung ba imbes na yung warrant of arrest niya ay optometry law na bailable eh, hindi na siya pinalabas. Tinaniman na ng tinaniman ng kaso, ayaw na siyang palabasin. Which is, yun ang objective nila na hindi talaga palabasin si Idol. Ganun lang po yun. Kaya, maaring
may nagmamanyobra, gumagapang na manahimik kayo para wag yung mga ano, wag niyo nang pag-usapan yan tungkol sa kaso para mapadali na yung kaso para lumabas na. Mga ganun ang banat diyan eh, kaya idol, kaya siguro gusto tayong patahimikin. Eh, dalawang taon na nga po yan na pinapatahimik tayo. Dalawang taon na po. Pero, yun na nga. At ngayon ay talagang gumulong na yung kaso. Ay sabi naman, ang maximum yan na talagang kumbaga ay dumaan na sa legal na proseso na speedy trial na raw ay maximum yan hanggang Abril. Pero sana nga mapaaga pa. Mapaaga pa bago mag-Abril ay matuluyan ng makalabas si Idol. Dahil may mga paraan o depende yan. Depende yan kung tuloy-tuloy yung kasi ang taning ng defense, magpresenta sila ng ebidensya laban kay Idol na alam naman natin na kumbaga ay inuunat, ano ba yung tawag doon, dinedelay-delay dahil nga sa fourth hearing o fifth hearing na nga dumating, dahil yung fourth hearing pala hindi natuloy. Kaya fifth hearing na nga. Dahil yung fourth hearing hindi natuloy dahil dun sa wala na namang pasok. Kaya fifth hearing na, parang fifth hearing na dumating yung witness sa huling segundo na dapat desisyonan na, nag-motion na, nag-move na yung depensa ni Idol. Nung pag-commente ng prosecutor, eh biglang yung witness, Your Honor, ay nandyan na sa labas. Parating na. Biro mo yan. Tinatalakay na ang kanyang dismissal. Biglang dumating yung witness. Parang ano eh. Parang scripted eh. Yun. Kaya, sana nga, talagang maximum yan ay nakapagantay nga tayo ng dalawang taon, di laban na. Kung kampante naman ang mga abogado ni Idol na wala talagang matibay na ebidensya laban sa kanya dahil hindi naman talaga ginawa ni Idol yung human trafficking na yan. Ikaw ba, chairman ng Marcos Foundation, CEO ng Marcos Group of Companies, mag-human trafficking ka? Kalokohan yan. Yun lang po. Yun lang ang gusto kong ipunto rito. Mag-human trafficking trafficking ka na barya-barya ang kikitain mo samantalang matindi may hinahawakan ka ng Marcos Group of Companies na nakalagay nga sa network ng Marcos Group of Companies ay $25 million ang network ng kanyang company na yan base sa inilabas natin noon na binasa natin. Kaya meron ang aking sagot diyan, eh opinion ko diyan ay meron talaga nagmamanipula sa kaso ni Idol. Tuloy natin ang pakikinig. About the status of the case, any ay updated naman tayo lahat siguro kapag nag-attend tayo sa Zoom meeting, so case on progress na po. Kaya iwasan na lang muna i-topic dito. Banata na lang natin ang mga animal na basher. Sabi ni Ma'am Tins BBC, the thing kasi sa Kikay is that we say our opinion here, i-content na naman ng mga basher. Gusto ko po ang opinion mo kung pwede nga lang, di ba? Sabi ni Utol Muhammad Salami, malaki ba si Alpamonyo? Unano lang din.
Kaya ako nagtataka kasi iniisip ko kung sino pang malaking tao eh. Wala ako na maisip eh. Comment before Brother Muhammad, hindi ko nakita. Narinig ko lang. Sino yung comment? Ano? Reakan ko lang yung sinabi ni Sis. Ano, sino yung mag-comment po na babae? Before si Mom Prince BBC. Sabi niya. Iko-content ng mga bata. Alam mo, Sindra, BBC, sa totoo lang po, in all honesty, kahit naman ano po sabihin natin dito sa mansion, eh, kahit nga sensi lang sabihin natin, ano, ikukontent pa rin nila yan. Kaya may comment tayo si Sir Berong Smith. Sabi ni Berong Smith, "Hello, Miss Christine, to be fair with you, with your topic, no need to discuss the case in details. But we need to know the timeline how to process per case. Gaano katagal ang isang kaso para matapos ang kaso? Kudos," sabi. Kami Milagros and request, may galang shoutout po. Go ahead, Ate Kikay. Salamat po. Ngayon, hindi, I agree with Miss Tin BBC. Kaya lang, sabi ko nga, this is the funny thing na, kahit anong sabihin natin dito, Brother Limor, kahit anong sabihin mo, promise, itatapik at itatapik pa rin. Oh, lalo na kung wala nang makontent. These people, wala, they have no contentment eh. Wala silang contento sa sarili nila. Bitter sila eh. Bitter sila, in a real sense. At hahanapin nila yung mali natin. Fault finder silang lahat. Di ba? Even the smallest details, sasabihin nila, ibabash nila sa atin yan. Oh, subukan mo magtanggal ng sombrero mo, pakita mo yung buhok mo. Pag hindi ka kinontent ng isang linggo. Love you. Diba, kidding aside, totoo po yan. Iko-content at ko-content. Mag-iisip nila ng kahit na ano, na kahit na wala na pong grounds, kahit na po wala na pong basihan, wala nang substantial, iko-content pa rin po nila. Bashers eh. Ayun, at natahimik sila. Napaghahalatang mabigat ako, Brother Dimar, pasensya na. Sabi ni Plastic, ha, basher is a basher. Pag walang tatlong letra, walang pangkabuhayan na mapagkukunan. Tama naman. Siyempre, wala kang topic eh. Brother Dimar, ituloy natin yung sinasabi mo na. Sabi mo, ito ha, sabi mo, hindi ka lang niniwala na mayroong tao behind Alpamonyo, di ba? Yeah. Ako, ang stand ko, may naniniwala. Ano kaya, magpa-press one, presto ka kaya dyan? Kung press one, naniwala sila, presto hindi. Malaman natin kung anong pulso ng mga viewers natin, di ba? Okay. Walang tigunan ko, ha? Ang question, sino ang naniniwala na mayroong pang tao sa likod ni Alpamonyo na nagpaplano ng lahat? Press 1 kung kayo naniniwala. Press 2 kung hindi. Press 2 kung naniniwala kayo na siya lang at sila-sila lang ang yan. Para magkaroon lang tayo ng magandang usapin. Press 1 ano? Tristeza 2, Virginia Ontalan 1, Ma'am Flor Fernandez 1. Ah, 2 versus 1, ha? Gumamela, 1. President Manom Steel, 1. General sa... Nako, talo na ako. Talo na ako. Ang naniniwala kayo na mayroong pagtao sa likod ni Alpamonyo. Ay, wag mo kasi kayong sumusunod sa laki ko. Huwag yung dinadaan sa laki. Kawawa siya ba yung brother niyo? Lahat na kayo nag-uwan. O, di ibig sabihin, naniniwala kayo. Ang tanong! Pinatunayan yun, naniniwala kayo. Si Christessa lang ang naniniwala sa akin. Si Ma'am Margit, number 2. Ang tanong, sige, kung may tao pa sa likod niyan, di ba? Pag yan na wala sa SOCMED, sino pa ang mag-aano dyan? Ayun. Yung tanong na may likod ba na parang kumbaga may boss pa ba si Alpha Romeo? Para sa akin, kung yun ang taang na ano dyan sa ano, kung may boss pa ba si Alpha Romeo, ay wala na siguro. Pero, meron mas malaking, may malaking tao. Yun ang akin dyan. May malaking tao na nagmamanipula pa dyan sa
Kaso ni boss, yun ang akin dyan. At yung malaking tao nga na sinasabi natin at na pinaghihinalaan na natin noon, kung nakasubaybay ka sa aking YouTube channel, ay alam mo na kung sino yung tinutumbok nating malaking tao. Dahil maraming beses na nating may content yan. At hindi ko na muna sasabihin. Sabay ganun. Diba? Oh. Singa. Oh. Ako kasi, ang tingin ko dyan, pwede natin isipin yan eh, na mayroong tao eh. Pwede natin isipin yan. Pero, kung lalakihan natin, lalawakan, mag-iisip pa tayo outside the box. Diba? Ang main, yun, main purpose dyan, na kanamo, Lemor, yung outside the box. Outside the box ni Alfa Romeo, meron. Yun. Yun yun, outside the box. Hindi yung grupo ni Alpha, kung meron pa siyang boss. Kumbaga, yung outside the box na maraming nagmanipula noon nung ang una, yung UTW, yung nasa likod nung UTW na yan. Na alam natin, yung UTW ay, ito yung aking opinion, na may ugnayan kasi yung impormasyon sa korte ay nauuna ang mga desisyon. Nalalaman na ng UTW. Bago natin nalaman, bago malaman pa ni Idol, bago malaman pa ng kanyang mga abogado, ay alam na. Ibig sabihin, may nagmamanipula talaga. Alam na ng mga taga UTW dahil yung impormasyon ay naibabato sa kanila. Yun yun, napakaliwanag na mga pangyayari. Makuha nila yung supporter ni boss. Yun lang ang nakikita ko dyan na paraan. Bakit nila gustong kunin? Dahil sa laki nga ng market ng FLM community. Ayan, yung sinasabi mo, Lemor, yun yung ano, yan sa negosyo nila, Alfa Romeo yan. Patungkol sa kita sa social media yan. Yan yan. Pero, yung, kung may malaking tao pa, ang sagot ko dyan, ay meron. Pero, hindi direktang boss ni Alfa. Yun yun. Diba? Yun lang ang nakikita kong opinion, plano dyan, ano? Kasi, ever since, ang gusto ni Alfa Romeo, maging ka-level siya ni boss. Kaya nga may mga tanong siya eh. Oh, ang tanong niya, Mami Susan, mahal mo ba si FLM? Oh, sagot, sinagot siya, oo naman! Oo naman! Eh ako, mahal mo ba? Oo, mahal mo rin ba ako? Ang sagot sa kanya, hindi! Oh, ibig sabihin, gusto niyang i-level yung sarili niya kay Boss FLM. Gusto niya siya ang maging pandemic pilantod. Oh, si Merong Smith, sabi niya, oh, teka mo na, ang daming comment bigla, ang daming comment ha, oh. Punyetang preso. Gawaing Alpangonya. Ay, sorry, di ako naniniwala na meron tao pa sa likod ni Papi. Sabi ni Plastika, pag si Alpa kupal, makulong, mababawasan ng demonyo sa FLM community at kaguluhan. Yes. Sabi ni Utol Muhammad, tae, nasa likod ni Alpangonya yung tanga-tanga. Mahal mo si FLM, mahal mo ako. Oh, yan ang sinabi eh, di ba? Oh, akala ata ni Alpa malulusaw ng kabalahura ni Ilo ang mansyon ha, mga tanga. Sabi ni Berong Smith, not behind Alpa. Alpa is doing it alone. Hindi lang siya, not person but persons. Alpa is doing it alone. Hindi lang siya.
Hindi ko maintindihan. Not behind Alpha. O, walang tao sa likod ni Alpha, sabi niya. Alpha is doing it alone. Hindi lang siya, not person, but person. Hindi, yung mga persons kasi na yan, na sinasabi ni Byron Smith, ang tingin ko naman dyan, yan yung along the way na nakuha nila yung sa plano, na naging kasama na sa plano. Pero hindi talaga yan mga members. Oo, dito lang din nagkakilala sa FLM community yan. Parang ganun. Yun ang opinion ko, ah. Opinion ko to. Iba naman ang opinion ni Ate Kikay. Diba? Ang sagot ni Susan ngayon, oo naman, mahal na mahal kita, Chupapi, sabi ni Utol Dinoy. Siyempre, iba na yung sitwasyon ngayon, di ba? Wala, pwede o naman, o naman, kasi dami na yan. Okay. Limor, side track for a second. Please pakisabi kay Taidong, nakablock yata ako sa new YT account niya kasi hindi niya nila makita ang mga comments ko. I have commented many times. Thanks, Limor. Tulog na si President nung bukas na lang, Madam Virgie, sabihin ko. Yes, correct ko dyan. Ayan, guys. At dahil medyo humahaba na naman ang ating video, alam nyo naman ay ano lang tayo, hanggang mga 30 to 40 minutes lang tayo. Kaya dito, kung gusto nyong panoorin ang kabuuan ng video na ito, siyempre, puntahan nyo sa Francis Leo Marcos Comeback na channel ni Idol. Yun po. Kasi mahaba-haba yung talakayan na yan. At umabot nga ng 4 na oras. Ayan guys, kaya dito, konting shoutout na tayo sa inyong mga comment. Marilu Bednarek, Mega Love shoutout from Germany. Ayan, Mega Love shoutout dyan sa Germany, Marilu Bednarek. Brad Roman, mayroon na akong naririnig na malapit nang lumabas si Idol Francis Leo Marcos. Salamat naman sa ating mahal na Panginoon Diyos. Ang usap-usapan na yan po ay dapat na nga po kung hindi dumating yung huling yung katatapos na hearing, yung PIP hearing nga. Dahil yung fourth hearing hindi natuloy, yung PIP hearing na dapat ay desisyonan na nung magko-comment na nga po yung prosecutor, sabi ng judge. So anong mako-comment mo dyan at i-dismiss na nga raw ang kaso, sabi ng judge. Your Honor, yung witness ay nandyan na sa labas. Naku po, biglang dumating ang witness sa huling pagkakataon. Segundo, nakarating pa. Ewan ko kung parang scripted na nandun na yung witness, talagang pinapatagal lang. Kung, kumbaga, palalabasin lang yung witness kung i-dismiss na, na walang witness. Diba? Parang ganun ang nangyari dyan. Nandyan na yan, naka-standby na yung witness dyan, pinilabas lang nung talagang didesisyonan na. Yun ang aking kutob dyan, spekulasyon. Dahil nga, nakahabol pa sa huling sandali ng desisyon na yan. Pero, sabi naman, base sa aking bubuhit, ay may taning ang prosecution na hanggang December magpre-present sila ng mga ebidensya laban kay Idol. At ang defense naman may taning hanggang Marso na mag-present ng kanya lang mga evidence or witness. Dahil ang nagpre-present pa lang ngayon ay yung prosecution. Kaya, 15 days pagkatapos ng depensa ay magdidesisyon na ang judge. So, maximum ay Abril. Yan po ang base sa aking bubuit. Yan po. Kaya, nakapag-antay na nga po tayo ng 2 taon mahigit at magtatatlong taon na nga sa Mayo 19.
ipang ilang tatlong birthday niya, kasi yung Mayo noon, tapos September na unang birthday, nandun si Idol. Pangalawang birthday, tatlong, magtatatlong birthday na nga po si Idol ngayong September 29. Dahil sure na hindi makakalabas si Idol ngayong September 29. Depende pa rin yan kung may milagro. Milagro na lang or yung sinasabi ko na revelation ay mangyayari. Kung may kung dyan, may kung pumayag. Yun. Hint yun, hint. O, dito tayo sa Meneses Dominic. Sir Roman, masaya po ako na malapit na po lumabas ang tunay na Marcos. Walang iba kundi si Epelem. Alam ko po, malapit na po birthday ni Epelem. Happy birthday, Epelem. Ayan, sana nga po. Inaasam natin lahat na makalabas na nga. Jinel Lee, okay, makikita ko na nga siya, Sir Roman. Norman Flores, di mo ba halata kung bakit tutol sila na ipalabas ang pelikula ni Idol Epelem? Yun na nga, natumbok mo, Norman Flores, kasi dun nila malalaman na siya ang tunay na Marcos at SWB. Yun na nga, yung pelikula ni Idol na The Signatory. Yun na lang, doon yun na lang pagtantuhin ang mga pangyayari o mga kasagutan, yung pelikulang Signatory. Ito si Cyclone B, basher ito. Huwag na natin basahin, basher eh. Jinel Lee, yun sinagot ni Norman Flores pala si Cyclone B. Yan. Ano ang ibig sabihin ng Signatory the movie? Di ba? Yun lang ang sagot sa lahat ng katanungan. Jinel Lee, sana nga makita agad ng administrasyon ang mga taong pumipigil sa pagbangon ng ating mahal na bansang Pilipinas. Glenn F. God bless, Sir Roman. Ay, salamat po, Glenn F. Sino? Virgie Taburada. Hello, Sir Roman. Namin kung sino SWB, kasi sa kwento mo si Epelem. Ay, may pelikula na nga po eh. Ang Signatory at SWB po ay iisa. Juliet Parenas, good PM po Sir Roman. Okay lang po ang resign na siya po at saka po nilagay pa rin po siya ng Pangulong BBM. Malapit pa rin po kay Pangulong BBM. So okay lang po 'yon. Yes, si Chief Justice retired po ang pumalit na sa kanya. At least proud po si Attorney Vic dahil po ang pinalit sa kanya ay hindi basta-basta. So ibig sabihin, hindi basta-basta ang binigay ni Pangulong BBM. Ayan. Tungkol dyan, Ma'am Juliet Parenas, baka next vlog ko, topic ko yan, yan patungkol kay ES na yan. Ang tanong, bakit hindi kasama si Attorney Vic Rodriguez sa lakad ni Pangulong Marcos sa Amerika? Ay, siya nga po yung inilagay na Office of the President, Chief of Staff. O, di ba? Eh, dapat nandun siya sa Amerika. Sasagutin natin yan sa next vlog natin. Juliet Parenas, at saka napakabait po ni Pangulong BBM dahil bago po siya pamaalis bukas, inayos siyang mabuti. So, please, huwag nyo nang palalain kasi tapos na po yan. Ayun, sabi ni Rodel Nieto, Sir Roman, pakibigay mo nga yung mga YouTube channel ni Idol Epelem. Kasi matagal akong nagpahinga, hindi ko na kasi nakikita. Gusto kong makibalita ulit kung ano na nangyayari.
Ayan po. Francis Leo Marcos comeback. Yan po yung ginagamit niya ngayon. Dating Cooper vlog po yan. Pero tinanggal na yung mga videos ni Sir Dong at Francis Leo Marcos comeback. Meron po siyang Francis Leo Marcos return at Francis Leo Marcos forever. Tatlo na po yung kanyang channel. Pero ang ginagamit ngayon ay yung comeback. Alvarez Trinidad, mga inggitero, katunying, taning, taning Pinoy, chismoso, fake news, kung magbalita, inggit na naman sila kay Attorney Rodriguez, Chief of Staff ni PBBM. Paano masangkot si ES sa sugar? Sindikato siya nga nakadiskobre. Ay kanya-kanya po tayong paniniwala dyan. Norman Flores, mabuhay ka Sir Roman lagi. Ay salamat po Norman Flores. Lagi akong nakasubaybay sa iyong vlog noon pa man. God bless you. Ay salamat Norman Flores. Ayun mga guys, at hanggang sa muli, ang iyong kaibigang Roman Carino LTV lagi lang sumusuporta sa ating pandemic hero, Francis Leo Marcos. Sana'y gabayan ka ng Diyos at makalabas ka na sa iyong kinasasadlakan. Mabuhay ka.